Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Ihanda ang ating sarili sa pagdating ni Jesus. Siya ang ating kaligtasan, alay ng Diyos sa tanan. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming lumikha at tagapagligtas, niloob mong magkatawang tao ang iyong salita sa sinapupunan ng laging birhen si Maria. Sa pag-ako ng kanyang bugtong na anak sa aming pagkatao, pagindapati nawa kami sa iyong pagka-Diyos ay makasalo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at kanyang sinabi, "Kayo mga anak, magsilapit sa akin. Ako inyong ama ay sumandaling dinggin. Ikaw, Huda, ay papurian niyong mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa leeg ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na leon ang iyong larawan. Muling nagkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Huda'y leong nahihimlay, walang mangangahas lumapit sino man. Hawak niya'y setrong toon sa paanan, sa gisag ng lakas at kapangyarihan. Ito'y tataglayin hanggang sa dumatal. Ang tunay na hari dito'y magtatangan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mayaong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamamahala sa iyong bayan. At pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman.
ang lupain nawa niya'y umunlad at managana. Maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap at ang mga taong walay pag-uukulan ng paglingap. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa yaong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan. Manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa. At sa Diyos, silang lahat dumadalangin, harinawa. Pagpalain kaming lahat tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Karunungan ng may kapal, tanayong pangasiwaan, halina't kami turuan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Hesukristo na mula sa angka ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaak, si Isaak ang ama ni Jacob, na ama ni Huda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Huda kay Tamar sina Fares at Sara. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason, na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Booz, at naging anak naman ni Booz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse, na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abiyas, at si Abiyas ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat, at si Josaphat ang ama ni Horam, na siya namang ama ni Osiyas. Itong si Osiyas ay ama ni Hotam, na ama ni Akas. At si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases. Si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Hosiyas. Si Hosiyas ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babilonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babilonia, naging anak ni Jeconias
si Salatiel, na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abwid, na ama ni Eliakim. At si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok, na ama ni Akwim. Itong si Akwim ang ama ni Elwid. Si Elwid ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan, na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus, na tinatawag na Kristo. Sa makatuwid, 14 ang salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. At 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Mapagpalang araw ng Poong Jesus Nazareno sa inyong lahat. Araw ng Biyernes, araw ng ating pagdedebosyon. Kaya palakpakan natin ang ating mahal na Senyor. Nais kong simulan ang ating pagninilay sa isang kwento. At ang aking kwento ay tungkol sa mag-ama na Boyet at ang kanyang ama na si Juan. Anong pangalan ng anak? Anong pangalan ng ama? Yan. Itong mag-amang ito, isang araw, nagkukwentuhan. Masayang-masaya, umuwi si Boyet sa kanilang bahay sapagkat meron siyang dalang magandang balita sa kanyang ama. Sabi ni Boyet, "Tay, ang saya-saya ko ngayon kasi naging close na kami ng crush ko. Naging close na kami noong kapitbahay natin." Sabi ng tatay, "Talaga anak? Wow, binata ka na talaga. Pero pwede mo ba akong ipakilala diyan sa crush mo?" Sabi ni Boyet, "Siyempre tay, kilala mo yun. Alam mo ba, siya si Leia, yung babae sa katapat ng bahay natin." Nagulat yung tatay nung marinig niya ang pangalang Leia. At sabi ng tatay, "Anak, may pagtatapat ako sa iyo. Pero sikreto lang ito. Huwag mong sasabihin sana sa nanay mo. Anak, hindi pwede na si Leia ang maging crush mo." Sabi ni Boyet, "Bakit naman tay? Ang ganda-ganda ni Leia. Ang bait-bait pa." Sabi ng tatay, "Boyet, kasi anak ko si Leia. Hindi pwede. Kapatid mo si Leia." Nalungkot si Boyet, pero sinunod ang ama. Nilihim ang kwento sa kanyang ina. Makalipas ang isang linggo, nagbalik si Boyet sa kanyang ama at tuwang-tuwa na may dalang bagong balita. Sabi niya, "Tay, may bago na akong crush. Mas maganda at mas mabait kaysa kay Leia." "Wow, ganun ba? Mabuti naman anak, pinalitan mo na ang iyong crush. Sana pakilala mo pa rin ako sa kanya." Sabi ng tatay. Sabi ni Boyet, "Siyempre naman tay, kilalang kilala mo yun. Siya si Lina, yung babae dyan sa likod ng bahay natin." Namula yung tatay at sabi, "Anak, sorry, hindi uli pwede si Lina kasi anak ko siya." Aba, nagulat na si Boyet.
Magkahalong inis at lungkot ang naramdaman niya dahil sa pangalawang pagkakataon, lahat ng magustuhan niya hindi pwede sapagkat magkapatid sila. Lumipas ang ilang linggo at bawat linggong lumilipas, may bagong pinapalit na crush itong si Boyet. Nakalimang linggong papalit-palit ng crush at sa limang linggong iyon, laging bigo itong si Boyet sapagkat lahat ng iyon, anak ng kanyang tatay. Natawa siya, oh. No? Diba? Sabi niya, hindi ko na kaya to. Kailangan ko nang sabihin sa nanay ko. Biruin mo yun. Hindi nila alam, meron pa palang limang anak itong si Tatay Juan. Kaya lumapit itong si Boyet sa kanyang ina, umiiyak, nagdadamdam at nagsumbong. Inakap ng ina ang umiiyak na anak. No? Sabi ng Boyet sa kanyang ina, Nay, bakit ganun? Lahat hindi pwede kong mahalin. Bakit ganun? Nagsinungaling si tatay. Sabi ng ina, habang akap ang anak, Anak, mahalin mo kung sino ang gusto mo. Mahalin mo kung sino sa kanila ang gusto mo. Dahil ang totoo, hindi mo tatay, si Tatay Jose, ay Juan. Mga kapatid, narinig natin ang mahabang kwento at listahan ng pangalan ng angkan ni Jesus. At lahat ng pangalang ito ay mula sa kasaysayan ni Jesus. Mayroong tatlong henerasyon na salinlahi ang nabanggit at bawat henerasyon mayroong 14 na papalit-palit. Sa lahat ng ito, may 2 bagay ang nais kong pagtuunan ng pagninilay tungkol sa henerasyon ni Jesus. Una, si Jesus ay mula sa angkan ng mga hari. Ano po yung una? Si Jesus ay mula sa angkan ng mga hari. Nabanggit ang mga pangalang David at Abraham kung saan ipinapakita na si Jesus ay nagmula sa lahi ng mga hari. Isang lahing maharlika at matuwid. Ito yung patunay sa nasasaad sa kasulatan na ang Mesiyas ay isisilang mula sa lahi ni David at bilang katuparan sa pangako ng Diyos ayon sa lipi ni Abraham. Nasulat na. Nasusulat na bago pa ipanganak si Jesus, alam na ng Diyos ang kanyang magiging lahi at pagmumulan. Pangalawa, kung si Jesus ay mula sa angkan ng mga hari, si Jesus naman din ay mula sa angkan ng mga makasalanan. Hindi perpekto ang lahi ni Jesus, bagamat siya ay mula sa Diyos, dahil parte ng kanyang angkan, ang mga taong naging makasalanan at minsang sumuway sa Diyos. Katulad na lang ni Tamar. Sino si Tamar? Isang Canaanite na nakipagrelasyon sa kanyang biyanan. Ganon din si Rahab. Sino si Rahab? Isang prostitute. Si Ruth naman, mula sa tribo ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. At si Bathsheba, ang kabit ni Haring David. Relate ba kayo sa mga
pamilya ni Jesus. Kaya naman dito, maiugnay natin ang ating sariling lahi at pamilya. May iba mula sa angkan ng mayayaman, yung ipinanganak na mayroong, ano ba yun? Sabi, silver spoon. No? Yung ipinanganak na mayaman. Meron namang iba, ipinanganak mula sa angkan ng makasalanan. Merong iba, magkahalo ng lahi at angkan. Ngunit, ang magandang sinasabi dito, anuman ang inyong pinanggalingan o angkan, hindi ito nagpapakilala sa iyong kasinuhan. Iba-iba tayo ng pinagmulan at wala tayong magagawa sa ating nakaraan. Hindi man tayo nakapamili ng ating magulang at ninuno, pero hindi nangangahulugan na hindi tayo makakapamili ng ating kinabukasan. Wala kang magawa kung bakit ganyan ang iyong magulang. Hindi mo pinili ang iyong lahi. Wala kang mang kontrol kung sino ang iyong angkan. Pero hindi nangangahulugang hindi ka makakapamili ng iyong kinabukasan. Pinanganak ka mang mahirap, hindi ibig sabihin mamamatay kang mahirap. Ang tatay mo man may ibang anak, hindi ibig sabihin magiging katulad mo ang iyong ama. Adik man ang iyong kamag-anak, hindi ibig sabihin adik ka na din dahil hindi sila ang iyong kasinuhan. Pwede kang mamili ng iyong magiging kasalukuyan at kinabukasan. Kahit pa maraming kasamaan at kasalanan sa ating nakaraan, sa huli, ang titignan ng Diyos ay ang ating kasalukuyan. Nadampa ka man noon, nagkamali ka man noon, nagkasala ka naman noon, pwede mong baguhin, pwede mong ayusin, pwede mong itama, dahil titignan ng Diyos ang iyong kasalukuyan. Ito ang napakagandang regalo ng Diyos sa atin, ang kakayanang mamili at baguhin ang ating kasalukuyan at kinabukasan. Marami dyan, pupulaan ka dahil sa iyong nakaraan. May iba, hindi malimutan ang iyong naging kasalanan. Pero ang Diyos, may regalo sa iyo. Ang regalong ito ay piliin mo kung sino at kung ano ang iyong magiging kasalukuyan. Pwedeng mamili, pwedeng baguhin ang iyong kwentong nagsimula man sa pangit. Dahil ito ang regalo ng Diyos. Piliin, gawin kung sino ang iyong maging gustong kasalukuyan at kinabukasan. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa gitna ng mga unos ng buhay, kami lumalapit sa iyo, aming mahabaging Diyos, na nakikilakbay sa amin at siyang may likha ng tanang mabuti. Buong pagpapakumbaba kaming dumadalangin at aming sasambitin. Ama, basbasan mo ang iyong bayan. Ama, basbasan mo ang iyong bayan. Yakapin nawa ng simbahan ang lahat ng mananampalataya, makasalanan man o mabuti, tungo sa pagpapanibago ng buhay na naaayon sa kalooban mo. O Diyos, manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong bayan. Matugunan nawa ng mga pinuno ng pamahalaan ang mga daing ng bawat pamilyang Pilipino
upang makapamuhay silang payapa, maayos at mabuti. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong bayan. Huwag nawa naming hayaang manaig ang kasalanan sa aming pamilya at simbahan. Mapagtagumpayan nawa namin ang bawat tukso sa pamamagitan ng aming pagsalig sa iyong grasya ng kabutihan. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong bayan. Maging kalakasan at pag-asa nawa ng mga may sakit, lalong-lalo na yaong mga nagdurusa dahil sa COVID-19, ang pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong bayan. Patawarin mo, Ama, ang mga kapatid naming yumao upang tuluyan nilang masilayan ang kaningningan mong walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong bayan. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong bayan. Panginoon naming Diyos, kami nananalig ng lahat ng bagay at pangyayari ay naayon sa ikabubuti ng iyong bayan. Tulungan mo nawa kaming makita ang iyong pagbabasbas sa gitna ng pandemya at matinding mga pinagdaraanan sa buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Panginoon, aming handog ang tinapay at alak-alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayun din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay ng iyong sambayanan upang sa kagalang-galang na pagdiriwang na ito, kami ay pagindapatin mong magkasalo-salo sa pagkaing ibinibigay mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, Poong may kapal. Banal ang iyong pangalan. Banal ang iyong kaharian. Langit, lupa,
pa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman numatapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoon, ninggin mo ang karapatan.
sa iyong pagdatal. O kahit agal inasam, kaganapan ng iyong kaharian. Panginoon, lingapin mo bayang sa'yo'y umaasa. Iligtas mo kami't marapating sa kahari ay isama. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa iyong piging ay pag-alabinawa ng iyong Espiritu sa pananabik na magliwanag sa piling ng dumarating na si Kristo na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque, ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal po natin ang buong mundo, ang ating bansa, at higit sa lahat ang ating pamahalaan. Po, pagdasal din po natin si Pope Francis, birthday niya po ngayon. Pagdasal po natin ha, isama natin siya sa ating panalangin. O pinagpalang San Roque, pintakasi na mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanungi kay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Hesus Nazareno. Mahal na Poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Amen.
Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati